Itong weekend ay nagkaroon ng transport show sa SMX Convention dito sa Mall of Asia. Tayo ay nabigyan naman ng ticket care of EHQ Auto, kaya maraming salamat sa EHQ. Siyempre, meron din silang entry. Dahil mahilig tayo sa restoration, sinubukan nating interviewin ang may-ari ng 101 na si Sir Mark para i-feature ang kanyang Honda VTi. Ito ang pangarap ko, magkaroon ng sariling sasakyan. Kasama nyo, halik kayo. Ayan. Interview natin si Sir Mark kasi nakita natin, una-una nakita natin taga Binan siya, taga South din ako eh. So, Sir, una sa lahat, Sir Mark, kayo po yung may-ari ng 101, tama ba? Oo. Sir, bakit po kayo napasali ngayon dito sa transport show? Masali kami kasi just to promote din yung shop namin, tapos mapakita namin yung trabaho namin. Same time, tawag dito, car enthusiast, kaya yun. Kaya madalas talaga, nasali rin kami sa mga maliit na shows. Ito, nabigyan tayo ng chance na makasali sa transport show, kaya nandito kami ngayon. Malaki tong transport show eh, di ba? First timer po kami dito eh. Okay. Kaya salamat din kay Ma'am Sophie, tsaka sa ating transport show po mismo. So ito yung mga services na ino-offer mo, yes, sir. From auto painting, restoration. Parang halos lahat. Hanggang car wash tsaka auto detailing. Ang galing-galing. Sa mga anong klaseng sasakyan po ba yung mga, kung masasabi nyo, confident kayo na dito medyo expert ako? Ako, kasi ano yung ginagawa talaga namin is more on restoration talaga, mga luma. So, pwede rin naman tayo sa bago kasi mga bago, actually, mas medyo madali din naman gawin eh. Alex, yung mga pollution, mga ganon. Yes, mga ganyan. Yung luma kasi talagang pahirapan kasi sa mga parts eh. Normally okay. Naman sa mga old school, mahirap talaga. Ito sa mga ganito, mga repair yan. Medyo expert din naman kami sa mga ginagawa sa pintura. Pintura. Anong nagpapasaya sa'yo sa ginagawa mong business na to, sir? Ito kasi yung hobby. Okay. Actually, hobby to, naging negosyo, naging family business. Eh. Mga ilang years na po ba yung shop nila, sir? Kami, 2011. Okay, matagal na. Tagal-tagal na rin po. 11 years. Congratulations, sir. Hindi lahat ng mga shop tumatagal ng ganong katagal. Kaya, hopefully, magdire-diretso. Dire-diretso yan, sir. Maghilig mo talaga, course mo lang, kasi para at least may mapuntahan eh. Tsaka kung may goal ka talaga ng gusto matik. Gaya na ito, nag-post ako na dati nanonood na kami ng show eh. Transport show, nanonood na kami ng mga kapatid ko. Ngayon, kasama na kami sa participant namin dito. Oo nga. So kailangan, ano lang talaga, at tsaga-tsagalan din. Tapos, ayun, yung tawag ito yung dedication sa trabaho. Okay. Sir, matanong ko lang, paano ba ba sumali sa isang car show na ganito? Paano sumali? Oo. Kailangan kasi unang-una yung build mo kailangan maayos din talaga eh. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng chance sa ganito. Lalo na kung may problema, di ba, yung sasakyan. So tama ba, sir? May pre-screening ba to? Wala meron naman. Po, meron. Merong pre-screening. So, okay. Sa passport, may pre-screening po eh. Okay. Kaya nung sumali ako, nag-send pa ako ng mga photos, natanong pa nila ako kung anong klase sasakyan. Okay. Unlike to sa mga ibang mga shows na maliliit. Yun, pwede kang mag-entry talaga. Just, entry ka, anong gusto mo? Problema siya ganun. So ito medyo mahigpit. Parang yung level nito, parang mga Mias, yan, yes, sir, transport show, no? Dito medyo, syempre, bukod dun sa pre-screening, medyo mas mataas siguro. Yan, okay, yun na lang masasabi natin. Sir, ano po ba itong dala ninyong sasakyan? Kung may pagmamalaki niyo po ang inyong mga gawa, siguro ano yung mga specialties na naikabit or services na nagawa nyo dito sa inyong sasakyan? Ito yung nagawa namin, so unang-una yung pinagmamalaki nga namin kasi doon kami expert na sa pintura. So yung pagkakapintura na ito, so from labas hanggang sa ilalim. Kasi then yung parts naman, nagpahit lang ako ng mga aftermarket na parts na common na nabibili natin sa mga dito, sa mga malaking suppliers din natin. Tapos, interior lang. Medyo nagbago lang din ako. Yun na yung mga upgrades ko. Okay. Kita naman natin na iba lang yung interior, mga nivela. Yun lang mo naman yung nabago. Uh-huh. Sir, napansin ko yung iba, ang mga fini-feature nila, mga SIR. Kayo, bakit ito yung napili VTi nyo? VTi. Kaya, kasi yun lang yung sasakyan kong VTi. Yung joke lang ha. I mean, tawag dito. Kasi yung SIR naman talaga, is yung pinaka-high-end na
So talagang maganda yun kasi mas busog. So unlike kasi sa VTi, mas low version siya. Unang-una kasi syempre mas mababa rin naman yung ano neto. So kumbaga, ikaw naman yung nag-represent ng VTi. Kasi kadalasan, SIR yung nakikita natin. Kaya yung iba pag napunta sa booth namin, ay SIR. Ay VTi naman. VTi pala. Hindi siya lang, sir. Napakaganda. Kasi yung nasa nila. Tapos nagugulat sila. Ganda pala yung isa ng VTi. Yun. Parang yun yung ano, yun yung napuntang ano ni sir, linya. Sabi ko nga saan meron ako nakausap. Sabi ko, maayos naman ano, maganda rin bilisan yung VTi, gaya yan, yung nakikita nyo ngayon, yun yung pwede natin gawin. Oo nga. Kasi common talaga, si SIR talaga eh. Siyempre busog nga naman yung makina. So sa VTi, yung mga naka-VTi dyan na tulad ko, ito maganda, maayos, tawag ito, marami tayong pwedeng gawin ng mga ano, ng mga setup. Sige sir, lapitan siguro natin, ano yung mga pwede nyong ibigay na tips sa kanila? Oh, yung mga common lang naman na ano na nilalagay natin sa ano sa mga Civic natin na ganito, minsan tight tayo ng throttle body, intake, radiator, tapos exhaust, full exhaust, yung mga common na ano tapos wiretap, yun yung mga sikat na trabaho ngayon na ano na pumuputok ngayon sa atin yung engine, yung wiretapping. Okay. Mas malinis na engine bay. Napansin ko to sir buti may nakukuha pa kayong mga ganyan. meron pa naman. May mga supplier pa naman yung nagbebenta ng mga insulation na ganito. Okay. Hindi lahat eh. Oo nga. Napaka stuck ng dating pag mayroong ganyan ano. Malinis din. So ito yung ganyan ba sir forgive my ignorance. Nakabitik ba din yung ganyan? Isa pa po. Nakabitik din. Ang galing oh. Tapos itong ano niya? Kanya ano, tawagin aeroform ng ano, Shimota. Oh. Ang galing. Tapos yung radiator, yan yung mga na-upgrade. Yun lang yung mga common na ano na upgrades. Itong headlight mo sir, parang mga bago pa yan. Nung pa yan sir, na-detail lang po. Kung na-detail mo. Medyo may dumilob. Hindi ko nga mapansin eh. May mga parang mga, ewan ko kung anong tawag yun, may mga spots na yung loob. Dinetail na lang talaga. Linis-linis na. Sobrang linis. Ang galing nung pagkaka-paint nyo, parang, alam mo yun, yung parang candy color yung dating niya. Actually, yung pintura nga nito is 2013 pa namin ito ginawa. Talaga? So, nirepoke na lang namin ito. Ang ginawa namin 2 months ago is yung engine room, pati yung pinalim. Pero yung body ho niya, yung pa rin ngayon. Yung pa rin. Nirotoke lang namin mga part na. Siyempre, sa tagal, may mga kumupas na, may mga napanot na, nirepangkot na lang. Oo. Yun na lang din yung, ano, yung mga ginawa namin doon. Kaya kung makapansin nyo, sobrang tingkad ng engine room. Kasi yun yung bagong pintura talaga. Okay. Compared dito, sir, di ba kung makapansin mo, medyo dapan-dapa na yung kulay ng fender. Kasi sa paningin ko, sir, parang hindi pa naman. Kaya magaling. Yan yung ano, yan yung expertise nila. Pero sa amin, normal na nagpapansin yan. Parang, doon napansin na nga yung ano, yung sa engine. Lutang na lutang yung pagka ano niya. Parang fresh na fresh yung dating. Oo. Ayun, at least namin ako sana. Nagpahit lang pala ako, sorry, ng interior. Interior, silipin natin, sir. Check po natin yung interior. Yan. Sige po. Ay, tuloy po tayo. Nga. Itawagin is Ortilla. Ortilla seats. Saan galing ang Ortilla na wagon po? Wagon na ano. Ang ganda. Ortilla 99. Oo. Tapos nagpipe lang ka ng ano, na classic na wood steering wheel. Yan. Ayos. Yan lang yung mga pieto ko. Pati ship knob na Mugen. Pwede pa sa Mugen. Oo nga, no? Mayroon pa sa dito, oh. Ayan, Mugen, ano? Don't miss. Oh, galing. At saka yung Honda Access natin na air-fuel barrier. Since sa'yo to sir, ito ba may plano ka pang ibenta? for keeps. Parang for keeps na kasi yung merong story na kasi itong ano auto namin. Kasi meron ako mga kaibigan na hapon. Actually yan yung mga ano namin yun eh. Mga kumukuha sa amin ng mga pintor. Hindi kasi ako ng mga tao eh. Mga okay. Pintor ng Japan. So,
yung sinabi niya sa akin na umuubenta ko sa kanig simula. Oo. Hindi tinutuway niya. Tapos yung pinirmahan nila yun. Pinirmahan nila yun. Yung pala yung story niya. Nakalagay, ibig sabihin niya, yun, naalala ko, natalo ko nga sa anin. Oo. Ano ko nga na ano. Ibig sabihin niya, everything's gonna be alright. Tapos nagpasalaman siya. Nalimutan ko na yung pangalan ng hapon eh. Okay. Maalaan, so kumbaga ito part na ng journey sa buhay mo itong kotse na to. Okay. Dito ako nakilala kasi ito talaga yung una kong binuot na sinali ko ng amateur show ng araw. Okay. Kumbaga ito yung mascot ni 101. Oo. Kaya ang hirap din yung bitawan. Although maraming gusto bumili. Maraming nag-inquire sa akin ng defense. Sabi ko, tignan ko na lang po. Pero mahirap talaga siyang bitawan. Oo. Marami na kayong pinagdaanan. Matagal na rin itong natin, may tago sa shop namin eh. Lumalabas lang to para gasolinahan. Ganun lang ang trabaho na ito eh. Okay. Hindi ko na nailabas talaga kasi gusto ko talaga siya may sali nun pa sa malaking show. Gusto ko talaga. So ito na, napagbigyan na nga tayo ng transport show. Kasali niya. Thank you talaga kay Ma'am Sophie. Thank you. At least nalaman ko na hindi lang pala ako nag-iisa. Pag yung ayoko na rin gamitin yung kotse ko. Yeah, sir, ang hirap, di ba? Ang hirap maglinis. Talo mo pa may jowa dyan. Totoo po, talo mo. Oo nga. Kasi pagsisalawasan ka pa ng jowa. Mas madalas daw po kasi sa rin himas. lagot tayo doon. Tapos naka BBS ka palang mag, sir, no? BBS na mag, siya. Pati yan, nag-upgrade din ako ng mga disc brake pala sa likod. Kasi ang VTi is drum brake lang. Yeah. Okay. Grabe, super sulit. Full exhaust. Tsaka nagulat ako doon sa pirma na hindi mo pa inalis. Nagulat din siya. Sir, after pirma niya, tinakot yun. Oo. Thank you, big sabi niya. Thank you. Everything's gonna be alright, sabi niya gano'n. Tapos yung initial mo. Paano niyo na-meet yung Japanese na yun? Dahil doon sa training mo noon. Yung mga tinitrain ko mga Pilipino painters na nagpunta Japan. Okay. Marami silang mga sa Japan kayo sir, maraming shops, di ba? Oo. Meron silang isang organization. Okay. So yung mga hapon na yon, meron silang agency cert na kinukunan dito. Tapos ikaw yung isa sa mga trainers. Oo. Nung nag-test sila sa amin, nirentahan yung shop, dun lahat nag-start na. Kung pwede bang ikaw mag-train ng ganito, yun. Kung pwede naman ako. Tapos pwede naman magamit. Matuwa sila sa akin. Tapos yung nga, plano nga nung hapon pala dati, bilhin ko. Hindi ko binenta. Tapos sabi niya, tama yun. Tama. Hindi ko ibenta. Sinubukan ka lang. Kung saan yung simula, ibenta. Kasi baka yun pa yung pagsimula ng pagbaba. Parang lucky car, no? Alam mo naman yung mga hapon eh. Maano sila sa yung mapamahiin. Correct. Ayun lang, Sir Mark. Congratulations sa'yo sa yung unang pag-participate. Maraming salamat din sa time at pagpapa-interview sa akin. Thank you. Sir, sa mga gustong magpagawa sa inyo, pwede nyo sila invite. Invite ko kayo sa shop namin, sa Silmer Village. Malapit lang po kami sa Southwoods Exit. Pwede nyo nga i-visit yung page namin, yung Oanaoan Auto Grooming Professionals. Then, pwede nyo rin po akong i-PM or message. Yung one po pala namin, sir. Oo. Yung aming contact is pwede sa pakita. Oo, pakita natin. Yan. Diyan nyo po kami contact po. Ito yung aming address and contact number po. Thank you, Sir Mark. Thank you. Nice to meet you. Sariling sasakyan, kasama nyo, halika yun.